Negosyanteng aswang. Sinasaktan ni Punong Herodes ang batang si Pablo habang ang mga magulang nito ay nakapiring at nakatali. Punong Herodes, wag ho ang anak ko. Wala ho siyang kasalanan. Tama na po, Punong Herodes. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. At bakit wala? Sino bang bata rito ang nag-aaral sa kabayanan? Huwag mong bibilugin ang ulo ko. Pasalamat ka, bata, dahil hindi ka kasakop ng batas ng kamatayan na nakatalaga dito sa atin. Nang dahil dyan, palalayasin lang kita at ang iyong mga magulang ay mamamatay. Wala kaming ibang pwedeng pagsuspetsahan kung hindi ikaw. At paanong malalaman ng mga militar na meron tayong aktibidad na hindi maganda dito sa ating liblib na baryo kung hindi mo ipagsasabi sa kanila? Tandaan mo, Pablo, isa ka ring aswang, kaya't wala kang karapatan na ipagkanulo ang ating lahi. Sige, bitayin, patayin ang mga magulang ng batang ito. Huwag po, huwag po, Punong Herodes. Nagagalit kasi noon si Punong Herodes sa bata dahil napasok ng mga militar ang kanilang liblib na baryo. Sinisilip dahil merong nag-report sa kanila na merong masamang aktibidad sa liblib na baryo nila Punong Herodes. Nung mga panahon kasi na yun, aktibo sa pandaragit ng mga tao ang lahi ni Punong Herodes. Pinapangako ko, babalik ako, lahat kayo, paghihigantihan ko. Nasaksihan nung bata kung paanong tanggalan ng sariling buhay ang kanyang mga mahal sa buhay habang ito'y bitbit ng isang kapwa niya papalabas sa liblib na baryo. Bago bitawan ang batang si Pablo, ginawa sa kanya'y pinatulog muna para na rin hindi niya matandaan ang daan papabalik sa kanila. Tama na rito. Masyado nang malayo ang lugar na ito. Natitiyak ko, bata, na paggising mo iisipin mong nasa kabilang buhay ka na. Hindi kasi noon alam ni Punong Herodes na si Kapitan Cinco ang nag-report sa mga militar dahil baryo ni Kapitan Cinco ang kanilang sinasalakay. Isang gabi, nagpulong noon si Kapitan Cinco at ang kanyang mga konsihales dahil ito'y bumubuo ng grupo upang ipangtapat sa mga nangdadagit na aswang sa kanilang baryo. Una, ang mga kinuha niya, yung mga taong merong record sa baryo, yung tipong sakit ng ulo at walang pakinabang. Pangalawa, ang mga kinuha niya'y mga taong may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Pangatlo, yung mga taong dating sundalo sa kanilang lugar na ngayon ay isa na lang na magsasaka. Mga kababaryo, makinig kayo sa akin. Marahil, karamihan sa atin ay hindi pa nakikita ng personal ang pandaragit sa atin ng mga aswang na dayuhan. Pero kailangan ko itong gawin bilang isang kapitan ng baryo na ito. Sana mapasunod ko kayo. Kalimutan na muna natin ang politika. Isang tabi na muna natin to at ang isipin natin kung paano natin isasalba ang ating baryo laban sa mga mandaragit na aswang. Huwag na nating antayin pa na mga mahal natin sa buhay ang madagit ng mga ito. Kaya't sana'y lahat kayo rito ay makipagtulungan.
Kahit na hindi masyadong magkaka-close ang mga taong kinuha ni Kapitan Cinco, nagkasundo naman sila nung mga araw na yon. Dahilan kung bakit halos gabi-gabi nag-aabang ang mga taong kinuha ni Kapitan Cinco. Sa kabilang banda, si Punong Herodes ay nagpaplano na naman na mandagit ng mga tao sa nasasakupang lugar ni Kapitan Cinco. Ito ang nakatakdang gabi na manghuhuli tayo nang ihahain natin sa pagdating ng ating kapistahan. Mangunguna ka? Ako po. Oo. Ikaw nga. At wala nang iba. Alam mo naman na dito sa atin, ikaw ang pinakamaasahan. Yan ang gusto ko sa iyo, Punong Herodes. Buo ang tiwala mo sa akin. At dapat pa ba akong magtiwala sa iba? Makinig ka sa akin, Baloy. Baloy, tumingin ka sa akin. Baloy! Sandali lang po. Bakit? Parang may naaamoy ako. Ha? Oo nga no. Magsiksikalat kayo. Baka mga militar na naman yan. Militar nga ang mga nagsigsidatingan. Pagtapat nito sa kanila, may mga bitbit ito na mga naghahabaan na baril. Magandang araw ho sa inyo. Magandang araw din ho, Teniente. Ano ho ang atin at muli kayong napabalik sa aming liblib na baryo? Katulad po ng sinasabi ko, Teniente, ang baryo namin ay tahimik. Hindi ba't nung nakaraan, nag-inspeksyon na kayo rito, pero wala kayong nakita na kung ano. Hindi pa ba sapat na basihan yon para hindi nyo na kami dalawin? Para sa iyong kaalaman, Teniente, hindi ho namin kailangan ang presensya ng militar dito sa liblib na baryo namin dahil ito ay napakatahimik. At tsaka isa pa, Teniente. Tignan mo naman ang mga tao rito. Masaya, mga nakangiti sa inyong pagdarating. Hindi pa ako masyadong nagsisimula, pero kung ano-ano na sinasabi mo, hindi kami pupunta rito kung walang report sa amin. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, muli kaming mag-e-inspeksyon. Teniente, yun lang ba? Sige, walang problema. Pinasiyasat ni Teniente ang buong liblib na baryo. Nagbabaka sakali silang merong makitang ebidensya nang dahil na rin sa mga report ni Kapitan Cinco. Halos isang oras naghahalughog ang mga tauhan ni Teniente, pero kahit nakatiting na ebidensya, wala silang nakita. Ano, Teniente? Naniniwala ka na ba ngayon na ang baryo namin tahimik, malayo sa kung anumang kaguluhan laban sa pinaggagawa nyo? Siguraduhin nyo lang ho, Punong Herodes, na wala kayong kinalaman sa pagkawala ng mga residente sa nasasakupan ni Kapitan Cinco. Sino si Kapitan Cinco? Si Kapitan Cinco ang tumatayong punong barangay. Saan ho? Hindi masyadong malayo rito. At kung hindi ako nagkakamali, yung kumikislap sa gawiron, yun ang baryong nasasakupan ni Kapitan Cinco. Men, tara na. Pag-alis ng mga militar, natawa na naman si Punong Herodes at ang kanyang kanang kamay na si Baloy. Wala naman palang silbi ang mga yun. Halos isang oras na nag-iikot dito. Pero katiting na ebidensya, Punong Herodes, wala silang nakita. Ha! Mahina pala. Hindi bale.
ituloy na natin ang ating pinag-uusapan. Inuulit ko, ito ang tamang araw para tayo ay mangdagit. Kailangan natin ng 5 matatabang tao. Sa palagay ko ay sasapat na yon para sa ating lahat at sa mga darating na bisita. Aasahan ko na lahat tayo rito ay makakauwi ng buhay. Punong Herodes. Ibig sabihin pala, Kapitan 5 ang magiting na kapitan, ang namumuno sa lugar na itinuturo ng sundalo. Kung ganon, ang kapitan pala na yon ang sala rin kung bakit napapasok tayo dito ng mga militar. Nakapanghihinayang dahil ang mga magulang ni Pablo ay ating napatay. Patawarin niyo ko. Ayos lang yon. Maaring lahat naman ng mga tao rito ay isa sa ilalim sa ganon kung sila'y magkamali. At ang batang si Pablo, tutala, meron siyang pangarap kaya't nag-aaral ang bata. Tamang-tama lang din yon na lumayo siya dito. Doon na siya sa kabayanan. Bahala siya sa buhay niya. Ah, sige. Tama na yan. Mag-aantay tayo ng pagdilim para tayo ay sumalakay. Habang nag-aantay ng dilim sila punong Herodes, ang mga babae naman sa kanilang baryo nagsigsigayak na ng kung ano-anong klase ng bulaklak na isasabit sa iba't ibang bahay sa kanilang lugar. Yung mga kalalakihan naman nanguha na ng mga tuyong kahoy at yung iba naman pene-prepare ang paglulutuan. At ang ibang mga lalaking na atasan naman dagit ay nagpapahinga lang. Ano ba naman to? Ang lakas mong maghilik. Nakakainis ka na. Doon ka nga. Aray, bakit ba? Anong bakit ba, ha? Hindi ako makatulog sa'yo. Doon ka nga matulog. Tama na yan. Magsigsibangon na kayo. Isang oras na lang, papalapit na ang dilim. Kailangan malalakas ang mga pangangatawan nyo. Baloy! Nakakainis. Hindi tuloy ako nakatulog. Tama na yan, Baloy. Huwag masyadong mainit ang ulo. Opo, punong Herodes. Isang oras pa ang lumipas at tuloy ng kinain ng dilim ang araw. Nakatayo silang lahat at muli silang inabisuhan ni punong Herodes na kahit na 5 taong matataba lang ay sasapat na sa isa sa ganap na kapistahan. Aalis na ho kami. Sige, mag-iingat kayo. Ang hindi alam noon ni punong Herodes, nakagayak din ang mga tauhan ni Kapitan 5. Nararamdaman ko, ngayong gabing ito, darating ang mga mandaragit na aswang. Inatasong ko rito ang mga antingero. Nasa unahan kayo. Ang mga dating sundalo, sa gitna kayo. At yung mga taong sakit sa ulo, dito kayo sa likuran. Inaasahan ko rin na maski isa sa inyo ay walang mamamatay. Umayon naman kay Kapitan 5 ang mga tao. Maya-maya pa naririnig na nila ang dumadagundong na ingay na tawa ng mga nagdadatingan. Magsiksihanda kayo, nariyan na sila. Pagpasok pa lang sa mismong boundary na pag-aari at nasasakupan ni Kapitan 5, natanaw na ito ng mga dating sundalo kaya't pinagbabaril nila ang mga lalaking nagtatalunan. Nagpulasan ang mga ito kaya't tinugis nila ang mga aswang. Dahilan kung bakit bigla silang nagsigsi atras. Atras na tayo! Hindi tayo pwedeng pumasok sa kanilang teritoryo. Natitiyak kong lahat tayo rito mamamatay.
Madali kayo, baka may mga kasama pa yan. Nang sabihin yon ni Kapitan Cinco, hindi nga siya nagkamali. Dahil nang tinutugis nila ang mga aswang, malapit na rin pala sila sa sarili nilang teritoryo. Bakit kayo bumalik? Ha? Banoy! Anong ibig sabihin nito? Punong Herodes. Kasi ho, nakahanda pala yung mga tao doon. Ano ngayon? Pinagbabaril kami, Punong Herodes. Pinagbabaril kami. Ganun ba? Siguro, mas mainam pa na lumipat tayo sa ibang baryo at doon tayo maghagilap nang pwedeng ihanda sa ating kapistahan. Pero, Punong Herodes, ang iba sa ating mga kasamahan ay purong sugatan. Hindi naman kasi tayo katulad ng mga matataas na uri, katulad ng mga gabunan na hindi man lang iindahin ang tama ng mga bala. Baloy, kaya nga't lilipat tayo ng ibang baryo. Saan naman tayo lilipat? Sa mas malayo? Kung maaari, yung baryo na hindi pa nakakaranas ng hagupit ng mga katulad natin. E sinong makakasama ko? Halos kalahati ay sugatan. Baloy, lima lang ang kailangan natin. Limang matatabang tao. Kahit lima lang din kayo, pag tigitigisahan nyo, okay na. Lumakad na kayo. Sige po. Ang sumunod na baryo na kanilang pinunterya, baryong tahimik na pinoprotektahan ng isang ermitanyo. Heto na. Ay, kayo ah. Kailangan talasan nyo. Baka meron ding mga sundalo dito. Ha? Kailangan, sa pagkakataon na ito, makapag-uwi tayo ng limang matatabang tao. Babae, lalaki, matanda, bata, may ipin o buhok o wala. Pwede na yon. Umayon kay Baloy ang mga kasama niya. Pero sa pagkakataon na yon, nagkamali sila dahil nga merong ermitanyo sa lugar na yon. Bago pa nila malapitan ang mga kabahayan, hinarang na sila ng isang ermitanyong merong tungkod na kahoy. Saan kayo pupunta, mga aswang? Tanda! Padaanin mo kami! Mga aswang, kung dito nyo planong mandagat, nang makakain, pwes nagkakamali kayo. Ako ay isang ermitanyo, kaya't hindi matutuloy ang mga masasamang balak nyo rito. Diyos ko naman, oh! May ermitanyo! Tara, magsigsibalik na tayo! Bago makatakas ang mga kasamahan ni Baloy, nagawa pang patumbahin ng ermitanyo ang dalawa sa mga ito. Dahilan kung bakit iika-ika ang dalawa sa paglalakad habang papatakas sila sa baryo. Hindi nyo ko kaya. Bumalik kayo rito at hindi lang yan ang sasapitin nyo, mga aswang. Ang ermitanyong si Doroy ay kapanalig ni Canole. Kaya nga't matapang ang ermitanyong yun na humaharap sa mga aswang na dayuhan. Sa tagal kasi ng panahon, bukod tangi ang ermitanyo na yon ang nagpoprotekta sa liblib na baryo na nasasakupan naman ni Kapitan Uno. Bokya kayo, mga aswang. Uwe, magsumbong kayo kay Punong Herodes. Tiyak na, papaslangin kayo ng inyong puno kapag wala kayong naiwing pagkain sa inyong kapistahan. Pagbalik nila Baloy, agad na nakita ni Punong Herodes yung mga dumarating. Anong nangyari? Bakit wala kayong bitbit na pagkain? Punong Herodes, yung baryong inyong tinuro, meron palang naninirahang ermitanyo. Yung dalawa sa kasama ko,
kanyang napilayan nang hindi niya hinahawakan. Bullshit! At sinong ermitanyo yon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta ang nararamdaman ko, yung matinding takot. Habang papalapit kami sa ermitanyong yon, napapaluhod kami eh. Para bang meron siyang hinaharang na matinding puwersa sa daraanan namin. May araw din ng ermitanyo na yan. Baloy, hindi kayo dapat na tumigil, ha? Hindi kayo dapat na magpatumpik-tumpik dahil sa susunod na gabi na ang kapistahan. Ayokong mapahiya sa mga matataas na uri. Darating ang mga gabunan, mga hanagob at marami pang iba. Sige po. Dahil sa hindi sila pwedeng manahimik, nagdagdag ng mga kasama si Baloy upang mangdagit sa baryong kanilang pinuntahan na tiyambahan nilang naroroon si Canole. Pagod na ako. Wala pa rin tayong matiyambahan. Imposibleng walang katao-tao sa lugar na ito. Ilang bahay din to ah. At paano nalaman ng mga tao na yon na darating tayo? Ang totoo nun, kaya wala silang makita na maski isang tao sa liblib na baryong kanilang pinuntahan dahil nagpakalat ng sabulag si Canole para ang mga tao ron ay maging invisible sa paningin ng mga mandaragit na aswang. Bago sila umuwi, may nagsalita sa kanilang likuran na labis nilang ikinatakot. Saan kayo pupunta? Mga simpleng aswang! Sino ka? At paano mo nalaman na kami mga aswang? Isa pa, nag-iisa ka lang ba sa baryong ito? Pasensyahan tayo, no? Pero, ang baryong to ay napakadaming tao. Pero, ako lang ang bukod-tanging pwedeng magpakita sa inyo. Anong pakay nyo? Mangdadagit kayo ng mga tao rito? Dahil nalalapit na ang inyong kapistahan? Pasensyahan tayo pero hindi ko yan mapapayagan. Lumayas na kayo. Baka kung ano pang gawin ko sa inyo. Nang umalis sila Baloy, palihim itong sinundan ni Canole. Makalipas ang 4 na oras na paglalakbay sa kagubatan, tsaka palang nakabalik sila Baloy, na siya namang labis na ikinagalit ni Punong Herodes. Wala na naman kayong dala. Anong klaseng ano ka, Baloy? Anong responsibilidad meron ka sa katawan? Dapat na yata kitang palitan. Ngayong wala kayong dala, kahit araw na araw, kailangan niyong sumalakay. Natitiyak kong mas mahihirapan kayo sa pandaragit ng mga matatabang tao. Ganito ho kasi yon. Merong nakakatakot na tao sa baryong pinuntahan namin. Imposibleng nag-iisa lang siya ron. Samantalang nung paparating kami, eh para bagang merong pestahan sa lugar na yon kasi napakaingay. Pero pagdating namin nung kahit isa, wala. Pero nung papalis na kami, merong taong lumalapit sa amin. Nakakatakot ho siya. Puro kakatwiran, Baloy, ha? Puro kakatwiran! Nang dahil sa galit ni Punong Herodes, nagawa niyang undayan ng suntok sa sikmura si Baloy. Yun ho kasi ang totoo. Tama na po, Punong Herodes. Ito ang tandaan mo, Baloy. Kapag wala kayong nakuha sa araw na ito, ikaw at ang mga kasama mo ang ihahanda namin sa kapistahan. Wag naman ho! Wag naman ho! Wag po! Kung ganon, gawin mo ang lahat. Kailangan mong makapag-uwi rito ng makakain. Naintindihan mo? Opo! Mga kasama, tara na! Siguro mas maganda. Maghiwa-hiwalay tayo at magkanya-kanya tayo ng dala dito sa ating baryo. Siguro sa pamamaraan na yun, mas mapapadali pa tayo. Tara na, bahala kayo sa buhay nyo. Pag wala kayong nakuha, pamilya nyo ang ihahanda ni Punong Herodes sa kapistahan.
Bago umalis noon sila Baloy, nandoon na si Canole at nakaharang sa kanilang dadaanan. Aba, araw na araw sasalakay kayo ah. Ikaw na naman! At paano ka nakapasok dito? Sino ka bang talaga ha? Ako si Nole. Canole kung tawagin. O mas kilala bilang Nolesto. Oh, ano bang meron sa'yo ha? Bakit ba sunod ka ng sunod sa amin? Pasensyahan tayo. Binuhay ako sa mundo para sawatain ang mga katulad nyo. Sige, balik! Balik! Umatras sila Baloy hanggang sa muli silang makarating sa kanilang baryo. Nakita ni Punong Herodes na sila Baloy ay nagsigsibalik. Dahilan kung bakit umusbong na naman ang galit ni Punong Herodes. Huwag po kayong magalit. Huwag po. Ah, talagang inuubos mo ang pasyensya ko, Baloy. Huwag kang magalit, Punong Herodes. Ako ang dahilan kung bakit sila bumalik. Sino ka? At paano kang nakapasok dito? Ipinag-utos ni Punong Herodes sa mga tao sa kanila na pagtulong-tulungan na dakmain si Canole. Pero hindi sila makalapit dahil kapag hinawi sila ni Canole ay tumitilapon lang ang mga lalaki. Huwag nyo nang tangkain pang lumaban pa, Punong Herodes. Iba ako. Hindi ako katulad ng ibang mga tao na kakayan-kayanin nyo lang. Ako si Nolesto. Naintindihan mo? Oo, paulit-ulit ka. Kanina ka pa. Ano ba talagang pakay mo rito, ha, Albularyo? At bakit ayaw mo kaming tigilan? Para hindi na humaba pa ang usapan na ito, sige, dederetsahin kita. Binabantaan kita, Punong Herodes. Dahil kapag hindi ka nagbago, kayo at lahat kayo rito ay gagawin kong abo. Hindi ako nagbibiro. Nagawa ko na ito ng maraming beses sa mga kalahin nyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon para mabuhay. Binibigyan ko kayo ng ikalawang pagkakataon para magbago. Mas masarap mabuhay nang wala kang tinatapakan tao. Mas masarap sa buhay yung simple lang, yung wala kang kaaway. Mamang Albularyo, at sino ka naman para sundin namin? At sa palagay mo ba, natatakot ba kaming maging abo? Ah, ganun ba? O sige, bibigyan kita ng sample. Ginawang abo ni Canole si Baloy at ang katabi nito. O ano? Nagulat ka ba? Akala mo siguro, Punong Herodes, ay nagbibiro ako sa punto na ito. Teka lang! Huwag ka nalapit! At bakit hindi? Ha? Ang tapang mo kanini. Patunayan mo ngayon na kaya mong makipagsabayan sa akin. Sandali lang! Sandali lang! Eh, hindi mo lang alam kung ano ang pinaglalaban namin. Oh, pautal-utal ka na. O sige. Sabihin mo sa akin, anong pinaglalaban ng lahi nyo, ha? Darating na ang kapistahan ng aming baryo. Darating na. May mga darating na mga bisitang matataas na uri. Kailangan namin ng makakain. Ah, ganun ba? Kaya ba, kung saan-saang baryo na lang kayo nagpupunta? Alam nyo ba, na kaya ako napadpad dito? Dahil sa paghingi ng tulong sa akin ni Kapitan Cinco at ng aking kaibigan na ermitanyo. Dahil nga nalalapit na ang inyong kapistahan, kailangan nyo ng makakain. Sa pagkakataon na ito, Punong Herodes, yan ang hinding-hindi ko mapapayagan. Sabihin mo sa akin ngayon, anong dahilan kung bakit ginagawa nyo to? Meron pa bang mas malalim na dahilan? Wala na. Yun lang, gusto lang naming bigyan ng handa ang mga paparating. Eh paano? Pag ginawa kitang abo, makakapaghanda pa ba kayo? Ha? Huwag naman. Gusto pa naming mabuhay. Eh ayun naman pala, pues mamili ka. Magbabagong buhay ka? O hindi? Eh, huwag mong tignan ng mga tao rito. Alam kong ikaw ang pinakapuno nila rito. Ang pagbabago ng mamamayan
ay sinisimulan ng puno. Kapag kasi hindi namin ginawa yon, kami naman ang mapapahamak. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa iyo. Kung maging delikado man ang buhay niyo, sa kamay ng mga mas matataas na uri sa inyo, poprotektahan ko kayo, ha? Makakasigurado ba kami? Ikaw, kung wala kang tiwala sa akin, okay lang, pero siguro naman nakita mo na ang matinding sample ko sa iyong kanang kamay. Sige. Pumapayag ka na pala eh. Dami mong ka-etchingan. Nang dahil sa pumayag na si Punong Herodes na magbago, hindi na nila itinuloy ang kapistahan. Fast forward, lumipas ang 20 dekada. Si Pablo nung mga panahon na yon ay isa ng taong napakayaman. Ipinamana kasi kay Pablo ang napakalaking kayamanan ng matandang matagal niyang inalagaan. Lahat ng mga naitatagong lihim ng matanda nalalaman ni Pablo, kaya't ito'y minana rin niya. Ano pang inaantay niyo? Dispatsyahin niya ang mga yan. Kayong lahat dito na mga kasosyo ko sa negosyong lupa, ganito ang mangyayari sa inyo sa oras na traitorin niyo ko. Pinagbabaril ng mga tauhan ni Pablo yung mga taong nagtatraidor sa kanya, tapos ipinabaon sa lupa. Senyor, malinis na ho. Wala nang ebidensya. Magaling. Magaling. Siya nga pala, Carlo. Meron akong ipag-uutos sa'yo. Bukas ng umaga, lumakad kayo at isama mo ang mga bata mo. Señor Pablo, saan ho kami pupunta? Bibigyan kita ng isang maletang pera. Ibigay mo sa matandang nagngangalan na Punong Herodes. Itapal mo yan sa mukha niya at sabihin mo sa matandang yon na lumayas na sila sa lupang yon. Sige ho, senyor. Hindi na nagtanong sa kanya si Carlo kung bakit. Hindi kasi niya pwede itong kontrahin. Basta kailangan ay sumunod na lang si Carlo at ang kanyang mga tao. Kinabukasan, nakasakay na si Carlo sa isang magarang sasakyan at meron siyang kasama na 7 lalaki na purong mga dibaril. Mahirap ang daan papunta sa liblib na baryo na nasasakupan ni Punong Herodes. Halos 5 oras bago nila ito marating. Pagbaba nila Carlo ay ikinagulat ng mga tao roon. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si Carlo. Meron ho akong bit-bit na isang maletang pera. Siguro naman po ay sasapat na ito para sa inyong lahat para lisanin nyo ang baryong ito. Magandang araw din ho, Ginoo. Sino ho kayo? At bakit sinusuhulan nyo kami para umalis sa aming baryong nakagisnaan? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Punong Herodes. Pasensyahan tayo, pero napag-utusan lang ho kami. Hindi na importante kung sino ang nag-utos sa amin. Ang importante, matanggap nyo ang milyong-milyong halaga na ito para lumayas na sa baryong ito. Sandali lang ho. Napakayaman yung tao. Bakit ang isang katulad na liblib na baryong katulad namin ang plano niyong bilhin? Merong plano ang aming senyor dito sa inyong baryo. Ayon sa kanya, tatayuan niya ito ng mapakikinabangan na establishmento. Ano? Hindi kami kailangan magtagal dito dahil ang inyong baryo ay napakalayo.
baka kami ay abutin pa ng gabi dito. Iho, baka nagkakamali kayo ng baryong pinuntahan. Hindi nyo ba alam na ang baryo namin ay... Alam ko ho, ito ay liblib na baryo ng mga aswang. Ayun naman pala, alam nyo pala kung ano ang meron sa baryo namin. Umalis na kayo. Dahil kapag hindi kayo umalis at inyong pinilit ang gusto nyo, kahit na merong kayong mga baril, wala kaming sisinuhin sa inyo. Imbis na nagbago na kami, mukhang babalik pa kami sa dati. Sandali lamang, Señor Herodes, bakit ganyan ka magsasalita sa mga bisita? Huwag kang makikialam, ako ang kausap ng tao. Inuulit ko, 3 dekada na, ha? Na hindi kami nakakatikim ng mga katulad nyo. Baka gusto nyong maulit yon. Hindi nyo ho kami kayang takutin. Ah, sige. Ipaparating ko na lang sa aming senyor na tinanggihan nyo ang pera. Pasalamat nga kayo eh. Dahil hindi kayo itinulad ni senyor sa ibang mga taong ayaw na magbenta ng lupa. Ito ang tandaan mo, tanda. Mahirap kalaban si senyor at wala siyang pakialam kahit na kayo'y mga aswang. Tara na. Ha? At sino kayang senyor ang tinutukoy ng taong yon? Punong Herodes, kung hindi ako nagkakamali, ang senyor na kanyang tinutukoy ay isa sa mga taong naargabyado natin noong araw. Kresensya, kung sino man ang taong yon, gusto ko siyang makaharap at gusto kong lumuhod sa harapan niya para patawarin niya tayo. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa natin noon. Maraming maraming salamat kay Canole dahil bukod tanging siya ang taong nakapagmulat ng madilim nating kaisipan. Maraming salamat talaga sa kanya. Nang dahil sa taong yun, yung mga kabataan dito sa atin ay nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Kaya nga, kaya't ayoko na rin na bumalik pa sa dati. Ano? Tinanggihan ni Punong Herodes ang perang ito? Opo, senyor. Nagmamalaki pa nga. Kung ganoon, wala na akong pagpipilian. Sa isang linggo, haharapin ko ang matandang yan at ipapaalala ko sa kanya kung sino ba si Pablo. Si Pablo na pinalayas niya sa baryong aking kinagisnan. Mananagot sa akin ang matandang yan. Senyor, bakit kailangan pa natin silang bigyan ng pera? Eh pwede naman natin silang pagpapatayin. Katulad na lang ng ginawa natin sa iba, di ba? Makinig ka sa akin, Carlo. Kahit paano ay meron akong pagmamahal sa mga tao ron. Bukod tanging si Punong Herodes lang talaga ang gusto kong puntiryahin. Pero naawa pa rin ako sa mga tao doon. Gusto ko silang bigyan ng sapat na pera para magsigsilayas na sila ron. Sa pagpunta natin sa susunod na linggo, maging alerto kayo at baka marami ng mga tao doon ang hindi nakakakilala sa akin at iyak na babalakin ng mga yon na patayin ako. Pero senyor, naalala ko rin ho yung sinabi ng Herodes na yon. Matagal na raw silang nagbago. Pero handa silang ibalik yun kung sakaling ipipilit natin ang mga gusto natin. Wala akong pakialam doon, Carlo. Sige na, magpahinga na kayo. At meron akong kausapin sa telepono. Sige po, senyor. Nang dumating na ang araw na tinakda ni Señor Pablo, sumakay na ito sa magara niyang sasakyan. At merong 2 sasakyan sa likod ang nakakonboy para sundan ang kanyang sasakyan.
Ilang oras ang lumipas at nakarating na sila sa liblib na baryo. Malaki na ang pinagbago ng baryong ito. Magandang araw! Nasaan si Herodes? Wala siya rito, Ginoo. Parang aking nararamdaman ang dugong nananalay tayo sa iyong katawan. Manang Crescentia. Oh, tama ka. Alam kong nararamdaman mo kung sino ako. Bakit mo ko kilala? Sino ka ba? Maaring malaki na ang pinagbago ng aking itsura at ang aking katawan. Pero ang pag-iisip ko, ganun pa rin at sariwang sariwa pa rin sa aking isipan kung ano ang napakapait na karanasan ko dito sa baryong aking sinilangan. Pablo? Ikaw si Pablo? Magaling manang Crescentia. Natandaan mo pa si Pablo? Si Pablo na pinalayas sa baryong ito. Ikaw ba talaga yan, Pablo? Anong nangyari sa'yo? Alam mo bang matagal ka naming pinahanap? Magmula nang kami magbago. Huwag niyo nang bilugin pa ang ulo ko. Kailan ba kayo nagkaroon ng pagmamahal kay Pablo, ha? Hindi ba't ang mga magulang ni Pablo ay inyong pinaslang nang dahil sa kasalanang hindi ko namang ginawa, ha? Sabihin mo sa akin, manang Crescentia, nasaan si Punong Herodes? Magtutuos kaming dalawa. Nasaan siya? Andito ako. Kanina ka pa pala dyan. Kararating ko lang. Narinig ko, Pablo daw ang pangalan mo. Bakit? Anong kailangan mo sa amin, Pablo? Ang bilis mo namang makalimot, ha? Herodes, huwag mo sabihin na kalimutan mo na si Pablo. Si Pablo na pinalayas mo rito sa iyong baryo. Si Pablo na pinatayan mo ng nanay at tatay. Natatandaan mo pa ba ako, ha? Nakikita mo ba ang latay ko sa mukha? Yan lang naman ang latay na ginawa mo sa akin bago mo ako palayasin. Pablo? Ikaw na pala yan, ha? Baligtad na ang mundo. Nakalimutan mo na ba, ha? Yung pangako kong babalik ako. At ito na ang pagkakataon na yun, Herodes, para harapin ka. Pablo, makinig ka muna sa akin, ha? Matagal na kaming nagbago. Maraming mga naganda matayan ng mga tao rito dahil hindi kami sumunod sa kagustuhang mangyari ng mga matataas na uri. Pablo, nagtagumpay kami sa laban na yon dahil sa tulong ng isang magiting na albularyong si Canolesto. Ngayon, ipinahanap kita kung saan-saan. Kaya lang, hindi ka na namin nakita, Pablo. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin sa'yo. Tama na. Muntik na akong maiyak sa kwento mo. Ano naman? Dapat nga lang na nagkanda ubos-ubos kayo rito. Kulang pa yan sa kaparusahan na ginawa niyo sa amin at sa mga simpleng tao na inyong dinadagit. Pablo! Senyor Pablo. Yan ang itawag mo sa akin. Senyor! Senyor Pablo! Luluhod ako sa harapan mo. Patawarin mo lang kami. Napakasarap pagmasdan. Ang taong noon ay inaalipusta ang aking pagkatao, pero ngayon, nakaluhod sa harapan ko at humihingi ng tawad sa mga nagawa niya sa akin noong araw. Pablo, lumuluhod ako sa iyo. Patawarin mo kami. Kung yung mga tao lang dito, wala naman akong galit sa kanila. Pero sa'yo meron. Sige, patatawarin kita. Kung tatanggapin mo itong perang to, ikalat mo ito sa lahat ng mga tao rito at sabihin mo sa kanila na umalis na sila rito dahil ako na
ang magmamayari ng baryo na ito. Ano? Pablo naman, alam mong dito na kami tumanda. At ang ibang mga tao rito, hindi mo kami madadala sa pera mo. At bakit hindi, ha? Nakikiusap ka pa? Bakit nung ako ba noon nakikipag-usap, ha? Nagmamakaawa, pinagbigyan mo ba ako? Hindi mo ako pinagbigyan, sinaktan mo ako at kinuha mo ang buhay ng aking mga mahal sa buhay. Pablo, noon yon. Pwes ako naman ngayon. Hindi na ako magsasalita pa ng kung ano-ano. Tatanggapin mo ang pera ko at lalayas na kayo rito sa baryong to. O papatayin kita, pati ang mga tao rito. Sa panahon na to, hindi mo ko kayang takutin, Herodes. Alam kong lahat kayo rito ay tinatalaban ng bala dahil hindi naman tayo mga gabunan. Pablo, pwede bang... Señor Pablo. Señor! Señor Pablo, pwede bang humingi ng kahit na isang buwan para makapaghanda naman kami? Ah, sige. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Iiwan ko itong pera. Ha? Isang buwan, yan lang ang bibigay ko sa inyo. Pablo! Señor Pablo! Señor! Huwag mo munang iwan ang pera. Kakausapin ko muna ang mga tao rito. At kapag pumayag sila, sige, tsaka ako tatanggapin ang perang yan. Ah, sige. Pag-uwi nila Pablo sa kanyang napakalaking mansyon, nag-inuman silang dalawa ng kanang kamay niyang si Carlo. Senyor, mukhang magkakaroon na ng hustisya yung mga ginawa sa iyo ng Herodes na yun, ah. Oh, Carlo, tama ka. At sa pagkakataon na yon, ako naman ang lalamang. Nakala naman siguro ng Herodes na yon ay totoong ibibigay ko sa kanyang pera. Wala naman akong pakialam kahit hindi niya tanggapin ang perang sinusuhol ko. Gusto ko lang siyang patayin para makagante ko sa ginawa niya sa akin. Senyor, kaya idol na idol kita, senyor, eh. Ganon ang mamanahin mo, Carlo. Iyon ang utak ni Señor Pablo. Isang dating mahirap na inalapusta pero yumaman. Kaya't magpakabait ka sa akin, Carlo. Dahil kung sakaling ako'y mawawala, ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Pero senyor, wala ho ba kayong planong magkaroon ng pamilya? Carlo, wala akong ibang hinangad kung hindi umangat sa buhay. At hindi ko hinangad na magkaroon ng anak. Patawad ho, senyor. Makalipas ang isang buwan, dumating na yung araw na itinakda ni Señor Pablo para bumalik sa baryo. Pagbaba pa lang niya sa kanyang sasakyan, nakahalera na ang mga tao. Nasa harap si Punong Herodes, tapos ang lalaking nakasuot ng sandong puti at merong kulay itim na bag sa likod. Masamang araw sa inyong lahat. Ano? Mga nag-alsa balutan na ba kayo, ha? At ikaw, Herodes, binitbit mo na ba ang importanteng gamit mo? Pablo. Señor Pablo. Señor, aming napagdesisyonan na hindi namin tatanggapin ang pera mo at hindi kami aalis sa baryo na ito. At bakit? Anong pinagmamalaki nyo, ha? Wala kaming pinagmamalaki. Napag-isip-isip lang kasi namin na hindi tamang lilisanin namin ang aming baryong kinagisnan namin. Bakit, ha? Ibuti nga kayo lilisang kayo sa baryong to na merong bit-bit na pera. Samantalang ako, ha? Samantalang ako. Nung pinalayas mo ako rito, sinaktan mo ako, kinuha mo ang buhay ng mga mahal ko sa buhay. Lumayas ng walang-wala, niligaw. Kumpara mo nga sa offer ko ngayon, ha? Malaking pera to. Meron kayong magagamit sa paglayas nyo rito sa baryong ito. Ayaw nyo pang tanggapin? At sino ba yung taong yon? Kung makatingin ka sa akin,
Akala mo meron kang ibubuga? Lalabang ka ba, ha? Ha? Pablo, Señor Pablo. Si Señor. Huwag mo siyang duduruin. Bakit? Ha? Sino ba 'yan? Huwag mo siyang duduruin. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng tao sa tabi ko. Ah, ganon. Malapitan nga. Habang papalapit si Señor Pablo kay Canole, meron itong hawak-hawak na 45 sa kanan. Tapos nakatutok pa yon kay Canole. Walang ano-ano'y pinutukan niya ito ng 4 na beses sa dibdib. Pero nagulat si Pablo dahil nananatili itong nakatayo. At sino ka naman? Bakit di ka tinalaban? Ikaw pala si Pablo. Señor Pablo kung tawagin ngayon. Ah, bakit? At anong nalalaman mo sa akin? At kung hindi ako nagkakamali, hindi ka namin kalahi. Tama. Hindi natin siya kalahi. Siya lang naman ang taong nagbukas ng madilim naming kaisipan. Kaya't matagal na kaming nagbago. Pablo, makinig ka sa kanya. Papayuhan kanya. Walang sino mang tao ang makapagbubukas ng aking isip. Sarado na ang isip ko sa mga katulad nyo. At desidido na ako na palayasin kayo rito para ako na ang mag-ari ng baryo na ito. At ikaw naman, ha? Nolesto, ano naman ang papel mo at bakit napadpad ka rito? Pablo. Señor Pablo. O sige na, senior na akong senior. Nakita mo naman, binaril mo ako, di ba? Pero hindi ako natinag. Siguro naman meron ka ng ideya. Oh, hindi ka gabunan. Nararamdaman ko isa kang mataas na uri ng albularyo. Oh, tama ka. Ulitin ko sa'yo, ako yung taong tinutukoy kung bakit sila nagbago sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ang papel ko rito. Kaya ako napunta rito dahil nabalitaan kong pinapalayas mo raw sila. Oh, tama ka. Eh, ano naman sa'yo, ha? Makinig ka sa akin, Señor Pablo. Hindi pa huli ang lahat para magbago. O aminin natin na nagkaroon sila ng kasalanan sa iyo noon. Pero matagal na yun at pinagsisisihan nila yun. Pablo. Señor Pablo! Oo na, Señor. Makinig ka sa akin. Hindi ba pwedeng ayusin nyo na lang to? Hindi ba pwedeng magkasundo na lang kayo? Para nang sa ganun, wala nang mamamatay. Di ba? Wala ka sa tamang posisyon para ako'y diktahan. Pablo, kahit hindi mo aminin sa akin, nababasa ko ang isip mo at naririnig ko ang laman ng puso mo. Pablo, hindi ka masamang tao. Pinipilit mo lang maging masama dahil sa iyong nakaraan. Pablo, tumingin ka nga sa likod mo. Sa harap mo, sa magkabilang tagiliran, hindi ba't noong araw ganyan ka rin? Bata ka lang din noon. Inalipusta ang iyong pagkatao. Pero ang taong nang alipusta sa'yo, nagsisi, nagbago. Kaya ito ngayon maganda na ang kalakaran sa baryong ito. Hindi ka ba natutuwa na yung taong gumanon sa'yo ay handang magbago at handang tulungan ang ibang mga tao? Malabo sinasabi mo. Ako? Magbabago? Imposible! Hindi magbabago si Pablo! Hindi! Pablo, alam kong gusto nang pumatak ng luha mo. Huwag mo nang pigilan. Hindi mo ba naaalala ang iyong lolo? Di ba? Alam kong meron ka pang lolo dito at magpahanggang sa ngayon. Buhay pa siya. Alam mo ba? Halos araw-araw nababanggit ka ng lolo mo. Kaya nga ipinahanap ka ni Punong Herodes dahil sa hiling ng iyong lolo na makita ka kung buhay ka pa ba. Ano? Ang lolo ko! Buhay pa ang lolo ko! Oh, tama ka. Buhay pa ang lolo mo.
Sige, kunin niyo ang matanda. Itulak niyo rito ang kanyang wheelchair. Makalipas ang 5 minuto, ang lolo ni Sr. Pablo ay nakalapit na sa kanya dahil ito ay itinutulak sakay ng wheelchair. Lolo! Pablo! Apo ko! Ang tagal kitang hinanap, apo! Nagulat noon si Pablo dahil napakaganda ng trato sa kanyang lolo. Hindi niya akalain na ang lolo niya ay magkakaroon pa ng wheelchair. At ang isa pang kinagulat niya, ang bumili ng wheelchair niya walang iba kung hindi si Canole. Lo, hindi ko akalain na magkikita pa tayo. Pablo, apo ko. Huwag mo nang ituloy ang balak mo, Pablo. Maawa ka sa mga tao rito, Pablo. Bumagsak na ng tuluyan ang luha ni Pablo. Nang dahil doon, napapalakpak na lang ang kanyang mga tauhan. Senyor, pati ho ako napaiyak. Hindi ko ho akalain, senyor, na meron pala kayong mababang puso, senyor. Carlo, huwag kayong iiyak. Hindi niyo dapat makitaan ng kahinaan ng inyong senyor. Senyor, kahit ho sino sa amin napapaluha, lahat kami rito hindi makapaniwala. Kung ganun, Pablo, nakumbinse na ba kita na ang baryong to, eh hindi mo palalayasin ang mga tao rito? Tunay ngang makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Nang dahil sa mga salita niyang napunta sa iyong kaisipan, isinalin niya ito sa akin. Oh, nakumbinsi mo ko. Naibaba ko ang puso ko. Nang dahil dyan, sige, pumapayag na ako. Magmula ngayon, pinapatawad ko na kayong lahat, lalong-lalo ka na, Herodes. At magmula rin ngayon, nangangako ako na lahat ng aking kayamanan na minanako sa aking naging among matanda ay dito ko gugugulin. Basta ipangako nyo lang din sa akin na talagang hindi na kayo babalik pa sa inyong mga nakagisnan. Pablo, ako nangako sa iyo na hindi na mangyayari yun. At kung sakaling totohanin mo mga sinasabi mo, huwag kang mangangamba. Nandito ako, at saka isa pa, may patunay naman na matagal na silang nagbago. Pablo, nang dahil sa mga binitiwan mong salita, pati ako naiiyak sa iyo. Ang isang Senyor Pablo na utod ng kasamaan ay nagbago nang dahil sa mga matatalinhagang binitiwan kong salita. Alam mo, hindi na ito bago sa akin. Meron pang mas masasama sa iyo ang mga nagbabago. Maraming maraming salamat ho, Canolesto. Hindi ko akalain na meron palang tao na kagaya mo. Sa totoo lang, mas mahirap pang pagbaguhin si Punong Herodes kesa sa akin. Dahil ako, hindi naman talaga ako masama. Pinipilit ko lang maging masama dahil sa mapait na karanasan ko noong bata pa ako. Pablo, luluhod uli ako sa harapan mo. Huwag na ho. Huwag na. Hindi nyo kailangan lumuhod. Salamat iho. Salamat. Nang dahil sa nangyaring yun, doon na tumira si Pablo at ang kanilang liblib na baryo ay kanyang pinagaganda. Nangako rin naman si Pablo na hindi na siya babalik pa sa dati at yung kanyang mga tao ay pinagtatanggal na niya pero pinagbibigyan niya ng maraming pera para sa pagbabagong buhay. Magmula nang matira doon si Pablo, nagkaroon ng simbahan at ng kung ano-ano pa. At nang dahil din doon, meron ng ibang mga taong nakapasok at nakapangasawa sa lugar na yon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong commander. Maraming maraming salamat po
sa tumatangkilik sa ating YouTube channel. Good night and God bless po sa inyong lahat.